Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Nang magpasya nga sila Bernamir na magpunta sa bayan upang mamili ng kanilang mga pangangailangan sa bahay, ay minabuti nilang madilim-dilim pa ay umalis na pagkat may kalayuan ang pamilihan. Sa daan ay ipinakita ni Doris sa kanila ni Agatha ang isang diamante at sinabi nitong kanila iyong ipagbili. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan ang anghelo, mortal na kalaban ng Diablo. Pilit na hinahanap ng lalaki ang diamante na kanya iyong kinukuha sa kanila. Naningkit ang mga mata ni Bernamir sa lalaki na iyon at sinabing, baka nabibigla lamang daw ito. Nagalit ang lalaki at sinabing kanila na lamang daw ibigay ang kanyang hinihingi. Nang sa ganon ay hindi na raw sila masaktan pa. Mabilis na sumagot si Agatha at sinabing may pagkakataon pa di umano ang mga ito na umatras at kanila na silang pagbibigyan sa kanilang mga kalokohan. Umamba ang isa pang lalaki. Nasusuguri na sila ngunit pinigilan ito ng nauna. Sinabi nito sa kanila na hindi sila nagbibiro at maiksi lamang daw ang pasensya nito at walang panahon na makipaglokohan. Sinabi pa ng isang kasama ng mga ito na masasayang lamang daw ang ganda nila kung magmamatigas pa. At tiningnan pa nito si Doris ng nakakalokong pagkakatitig na may gagawing hindi maganda sa kanya. Sumagot si Doris at sinabing, bakit sa tingin ba daw nila ay nagbibiro rin sila? Matapos na marinig ng lalaki iyon, ay kanya nang inalis ang kamay na pumipigil sa kanyang kasama at agad na sumugod ito kanila Bernamir. Dahil doon ay mabilis na silang umusal ni Agatha at napabulalas ng takte. Eto na, sinangga ni Doris ang paparating na kamao ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito nang kanyang maramdaman ang tigas ng braso ng magandang prinsesa sa kabila ng makinis at magandang hubog noon. Kasunod noon ay hinawakan din ito ni Agatha at di nagtagal ay hindi na iyon maigalaw pa ng lalaki. Sumugod ang isa pa na agad bumitaw ng sipa. Maliksi namang nailagan iyon ni Bernamir at kanya itong binawian ng isang bigwas na hindi man lang dumampi ang likod ng kanyang palad dito. Ngunit tumilapon ang lalaki sa lakas ng puwersa noon. Nagulat ang tatlo pa nilang mga kasama. Maging ang leader ng mga ito ay tila natulala. Ngunit umiral pa rin
ang kapalaluan nito. Nanaisip niyang hindi siya padadaig sa babae. Kung kaya sumugod na rin ito. Na kanyang iwinasiwas na kaagad ang hawak na balisong. Napangisip pa ito nang kanyang makitang mabilis itong tatama kay Bernamir. At hindi na iyon maiiwasan pa. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay halos malaglag ang panga nito. Nang bigla na lamang may humarang na isang makintab na metal na kumislap pa ang matulis at magkabila ang talim nito sa dulo. At nang tingnan niya kung sino iyon, ay nakita niyang nakangiti na sa kanya ang magandang si Doris. At nang ibalik nito ang kanyang atensyon sa uundayan niya sanang si Bernamir, ay wala na ito doon nang mabilis na itong maglaho. Pinitik ni Doris ang kanyang hawak na sandata at tumilapon ang balisong ng lalaki. Kanyang itinutok sa lalamunan nito ang sibat at sinabing kanya na itong tatapusin. Nangatog sa takot ang lalaki. Samantala, dinampot naman ni Agatha ang balisong at sinabing kanila na lamang lagyan ng gripo ang tagiliran ng mga ito. Na dahil sa sinabing iyon ng dalaga ay nanakbo na ang dalawa sa mga ito. Na habang papalayo ay paulit-ulit na binibigkas ang katagang demonyo dahil sa nakita nilang kakaibang kakayahan nila Bernamir. Kung kaya napagkamalan sila ng mga ito. Na nasabi naman ni Bernamir na bobo, demonyo lang ba ang may kakayahang makagawa ng ganito? Muling nagsalita si Doris at tinanong si Bernamir kung kanila na ba raw tatapusin ang mga brusko. Kumindat naman si Bernamir at sinabing sige daw nang upang mabawasan ang mga masasamang loob sa mundo. Agad na nagsiluhod ang mga lalaki at humingi ng tawad. Nagmakaawa ang mga ito. Nang isa pa nga ay hindi na napigilan ang kanyang sarili na maihi sa pantalon nito at nag-iiyak na sinasabing lima daw ang kanyang mga anak. Kaya kaawaan na raw siya. Nabigla itong dinagukan ng kanilang leader pagkat hindi sila isinama sa ipinapakiusap nito at sinabing bakit siya lang daw at paano naman sila. Nagsalita si Agatha at sinabing ano naman daw kung marami siyang anak. Mabubuhay pa rin naman daw ang mga ito kahit wala na siya. At mag-aasawa na lang daw ng panibago ang kanyang mababalong asawa. Lalong lumakas ang pagagulgol ng lalaki at halos magpatira pa na ito sa pagmamakaawa. Sabay-sabay na nilang iminuestra ang pagtapos sa mga ito. Kung kaya naman halos sabay-sabay ding napapikit ang mga lalaki. Mabilis na naglaho silang tatlo at naiwang nakapikit pa rin ang tatlong mga maton na tila hinihintay ang pagtama noon sa kanila. Nang makahalata ang leader na tila napakatagal naman yata ay kanyang iminulat na dahan-dahan ang isa niyang mata at napansin nga niyang silang tatlo na lamang ang naroon. Mabilis itong tumayo na kanyang pinagbabatukan ang dalawa at sinabing tumayo na sila pagkat wala na raw ang mga engkantada. Sinubukan nilang tatlo na ialok sa ibang mag-aalahas
ang hawak nilang diamante. Halos malibot na nila ang buong pamilihan. Nang sa wakas ay nakatagpo din sila ng isang matinong alahero. Nang may pera na sila ay wala na silang sinayang pangsandali. Agad silang namili ng kanilang mga pangangailangan. Hanggat maaari ay ayaw nilang abutan sila ng gabi sa daan. Nang mga pasado alauna na ay naglalakad na silang pabalik. Bumili na lamang sila ng tinapay at inihaw na mais. At siyang kanilang kinain sa daan bilang kanilang pananghalian. Nang biglang may matanaw si Agatha sa di kalayuan, na tila isang taong nakaupo sa daan na nakatalikod sa kanilang direksyon. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuloy ang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Maylene Miranda, Maria Cristina Goma, Solidong Kaalaman, Bashmeya Wolfgen, Yuri Murasaki, Aiki Gamer, Elizabeth Sabado, Sheila Lablab Liamado, Ronda Jackis, Nolan Shapno, Maria Victoria Mercado Gonzales, Eric Rimandiman, Joel Perez, Maria Fe De Vierte, Raquel Aragon, Eduardo Asentado Jr., Rachel Siblawan, Joseph Jensiani, Merasol Harabe, Marilyn Di Guzman, Arvin Agaton, Ruby Mendoza, Emilia Quilason, Jessa De Los Santos Roja, CJ Mapalat, Ameros Amoroso, Mark Tanhoco, Jed Abad, Jenica Montemayor Smith, Aisha Bisario, Presbiteros Rose, Angelo Villaverde, Jelmar Canon, Jaben Balbastro, Warren Samsona, Kuya Jamproy TV, Janet Berol, Ann Gangay, Ken Bron. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.